Alright, welcome back sa live tutorial natin. So, ngayon tuturo naman natin kung paano yung tamang procedure ng pag-upload ng Windows 10 version 20H2 using your physical server PC. In short, sa mismong server tayo gagawa ng pag-upload ng image para sa Windows 10 version 20H2. So, yung kahapon na live tutorial natin, para dun yun sa Oracle VirtualBox method. Alright. So, ngayon, tuturo natin yung para sa actual server PC method. Okay? Alright. Welcome back sa ating lahat. Okay, gusto ko lang batiin kayo ng magandang gabi sa mga listeners natin dyan, sa viewers natin dyan. Let's go. So, niready ko na yung pinaka server natin. Meron na tayong iCafe 8 version 9170. Then, naka-ready na rin yung bagong format na PC para dito sa server. Yung client natin, yung hard disk na bagong format, nilagay na natin dito sa mismong CPU ng pinaka server natin. So, ituturo natin kung paano mag-success yung tamang procedure kapag physical PC ng server yung ginamit natin. Okay. Alright. Let's go. Shoutout nga pala dun sa mga donators natin kahapon dyan. Salamat sa inyo, mga boss, mga lodi, mga idol. Kay boss, J-Cals. Ayan. Hello sa'yo. Kay boss Luna friends Ben. Bali, apat yung naging donator. Ay, lima yung naging donator natin kahapon. Ayan, salamat sa inyo mga boss, mga Ludi. Alright, welcome back sa atin ulit, sa ating lahat. So, kahapon nakita natin kung paano yung mga error kapag gumagawa tayo using Oracle VirtualBox. So, madalas nagkaka-error sa ganun kasi unang procedure na ginawa natin, gumamit ako ng Oracle VirtualBox. At the same time, hindi ko ginamit yung built-in LAN card nung pinaka-server ko. Ang ginamit ko doon is wireless LAN or naka-connect lang tayo sa mismong Wi-Fi. So, kung makikita nyo, tuloy yung procedure kahapon pero hindi siya natapos. In short, hindi nag-success yung pagkaka-upload natin kasi isa yun sa mga troubleshooting na dapat nyo malaman. At the same time, naka-live tayo kahapon, uncut. Kaya, hindi natin pwedeng i-restart yung pinaka-PC or yung pinaka-ginagamit natin pang live dito sa tutorial na to. Pero ngayon, since naka-physical PC tayo or nasa physical server tayo, pwede na natin matapos yung installation at pag-upload ng image. Alright. Welcome back sa ating lahat dyan. Let's go. So, ulitin ko lang, ang version ng iCafe Distest na ginagamit natin is latest version, iCafe 8 version 9170. Ayan, siguro yung iba dyan naghahapunan na kaya medyo busy pa. So, hintayin ko kayo ng onte bago tayo magsimula. Merienda lang ako. Pa-comment lang sa comment section yung mga habol sa tutorial na to. Medyo aagahan natin yung pag-tuloy nitong tutorial na to para matapos natin kagad. Kasi nakita naman natin kahapon na sobrang haba ng procedure. Umabot tayo ng almost 5 hours. So, shoutout ko lang yung mga masipag na viewers natin kahapon. Hello sa inyo sa 20 viewers, listeners na nakinig sa atin kahapon. So, yon. Balik lang natin dito sa tutorial na to. At the same time, gagamitin na natin yung physical server na i-deploy natin.
comment lang sa comment section yung mga bagong pasok para may shoutout natin. Let's go, hintayin ko kayo. Hello sa 3 million listeners natin dyan. Sa 3 million viewers natin dyan. Hello sa bagong pasok. Ayan, welcome back. Sa hindi pa nakakaalam kung ano yung tema ng tutorial natin ngayon, paki-check yung thumbnail nitong live stream natin. Physical server PC yung gagamitin natin. Ayan, pa-comment lang sa comment section yung mga bagong pasok dyan para mabati natin. Alright. So, simulan ko na kagad to. Huwag na magpatumpik-tumpik pa. Okay. In this tutorial, syempre, dapat naka-install na yung pinaka iCafe 8 distless nyo, latest version, sa mismong server na gagamitin nyo. So, sa server ko, meron lang akong game disk, image disk, at saka write back. Then, isang disk na bagong format galing client, galing doon sa PC1. Ginawa ko, after ko i-format, in-optimize ko, in-static IP ko. Then, sinutdown ko yung pinaka-client, dinala ko yung hard disk sa mismong server. Pinasok ko dito sa server. So, kaya nagkaroon tayo ng disk na ang pangalan is EasyTech. So, ito yung hard disk na galing doon sa client na bagong format. Okay. So, in terms of uploading image, dapat nakarunning yung services ng iCafe 8 diskless nyo, version 9170. Nakarunning dapat siya. Then, ang OS na ginamit natin is kaparehas din ng mismong OS natin sa server, Windows 10 version 20H2. Okay, so untouched pa siya. Medyo inoptimize ko lang ng onte, kagaya nung pag-optimize ko kahapon, tinanggal ko lang yung mga hindi kailangan, yung Windows Defender, Windows Firewall, naka-static, ano pa ba, naka-set yung time and date, yung region, yung control panel. Then, kapag okay na yun, in-static ko yung pinaka-client na pinormat ko, then nilagay ko dito sa server yung hard disk niya. Okay. Then kapag ka nasa server ka na, syempre dapat walang error yung pinaka diskless mo, or dapat naka VIP key na siya or naka license na siya. So check natin dito sa mismong Windows ng pinaka diskless niyo, dapat yung expiration date is hindi pa siya expired. Dapat ganun. Or naka VIP siya. Okay, sa process na to, gagawa muna tayo ulit ng ghost file format na Windows 10, which is yung galing doon na hard disk, i-convert natin into ghost file format. Then, i-input natin yung finished product ng ghost file format sa loob ng game disk. Okay, so simulan na natin. Dapat meron kayong software, meron tayong latest uploading tool para sa iCafe 8 version 9170. Nasa loob nyan, i-convert natin or converter para sa ghost file format. Okay, so ang target natin is yung hard disk na pinormat natin, magawa nating ghost file format. Okay, so syempre sa server, sa uploading tool folder natin, meron tayong makikita ang ghost 32. I-send lang natin sa desktop yan. Pag nasa desktop na, pati yung isa, yung pang-upload ng image, yung MBR underscore read, si-send to desktop din natin. Sabi ko nga, bago nyo gamitin yung mga software na yan, dapat yung security is naka-full control. Yung ghost file format, i-right click, properties. Then dito sa security tab, edit, dapat itong tatlong to is naka-full control. Or para malaman nyo kung naka full control yan, kiklik nyo yung advance.
Dapat dito sa access, makita nyo yung full control para hindi magka-error during uploading and converting image into ghost file format. Okay, pagtapos na, gagawin natin, una natin bubuksan since na meron na tayong OS or Drive C na galing sa client. Una natin bubuksan is yung Ghost 32, right click, run as administrator. Then lalabas itong Windows ng Ghost 32 version 11.5. Click nyo lang yung OK. Then dito sa version na to, hahanapin nyo yung local, then partition to image. Pero usual yung ginagawa natin dito is partition to image para ang ma-convert lang natin into Ghost file format kung ilan lang yung size ng disk na nagamit doon sa Drive C na galing sa client. Okay? So, continue na tayo. Partition to image. Then, makikita nyo dito, kahapon hindi natin nakita itong pangalan ng mga hard disk, which is Oracle VirtualBox kasi yung ginamit natin. Kaya pare-pareho ng pangalan. So, ito yung ina-explain ko kahapon na kung anong pangalan ng hard disk o kung anong brand ng hard disk na ginamit nyo sa client, yun dapat ang makikita nyo dito. Parang kagaya nito. Sa number 1 drive is yung hard disk na pangalan na may JS sa dulo. Yan yung hard disk na ginamit ko dito sa server. Yung merong JD sa dulo or 55M SA1, yan yung hard disk na ginamit ko dun sa client side na bagong format. So sabi ko nga, ang target natin is yung hard disk na yon, i-convert natin into ghost file. Syempre dapat ang pipiliin natin yung hard disk na galing sa client, which is itong JD na dulo. Ayan. Then yung number 2 na yan, i-highlights natin, click natin yung OK. Then lalabas kung anong volume letter niya. So pag dinouble check niyo sa disk PC, ang drive letter ng hard disk na yon is letter E. So ibig sabihin tama, drive letter E yung nakalagay dito. Kapag nakuha na natin yung drive letter E, click lang natin yung OK. Then hahanapin natin kung saan natin ibabagsak yung conversion or yung finished product ng conversion. Sa game disk natin ilagay sa loob nito. Yan. So hahanapin natin yung game disk sa choices. Then papangalanan natin na physical server. Ayan. O kaya kahit anong pangalan na gusto nyo. Example is client newly format. Ayan. So kapag sinave natin to, magkakaroon ng dialog box na continuation or confirmation na iko-compress mo yung image into ghost file format. Then pipili lang natin dito yung high. Then click natin yung proceed with partition image creation. Pipiliin natin is yung yes. So kapag nagko-convert na siya, kung mapapansin natin dito sa this PC, sa game disk, may lalabas dyan kung ano yung pinangalan natin dun sa file format or yung pangalan ng file ghost format na yon na inilagay natin kanina. So dito sa process na to, ito yung conversion ng image or newly format hard disk into ghost format. So sabi ko nga, di ba, kahapon meron dalawang process ang pag-upload ng image. Syempre mag-convert ka muna into ghost file format bago mo i-convert into image or iCafe 8 image diskless. So kaya inagahan ko yung tutorial na to is kasi medyo matagal itong process na to, lalo na sa conversion. So hihintay natin matapos siya hanggang sa mag 100% hanggang sa mabuo yung napunta dito sa game disk. Umaabot ito ng ilang gig depende sa OS or depende sa size ng OS na pinormat nyo doon sa mismong hard disk pagdating sa client. So hintayin natin to hanggang matapos, then ipoproceed na natin yung conversion ng ghost file format into iCafe 8 diskless image.
Shout out sa 4 million listeners natin dyan. 4 million viewers. Ayan, hello sa inyo mga boss. Mga Lodi Idol. Lodi na, boss pa, idol na. Okay. So, magdi-dinner lang ako saglit. Habang nag-aano tayo, nag-convert tayo ng Goose file format dito sa mismong physical server. Yung mga kakapasok pa lang, yung mga parating pa lang, panoorin nyo yung umpisang explanation natin dito sa live tutorial na to para mas maintindihan nyo. Habol kayo, habol. So dito sa method na to, uncut ito, uncut. Kagaya pa rin kahapon, uncut, nakita natin yung mga possible reason kung bakit nagkaka-error yung this list, kung bakit nagkaka-error yung mismo pag-upload or yung pag-convert ng this into ghost file format. Pero ngayon, papakita natin kung ano yung pagkakasucess. Dapat kasi makagawa tayo ng image or Windows 10 image ng version 20H2 sa this list na iCafe 8 version 9170. Shoutout ko lang kahapon sila Boss J. Gals, Luna France, Eric Sawada, Andres Bonifacio. Hindi ko na matandaan yung iba, pero mamaya ibabackrig yan. Ayan. Pero shoutout sa inyo lahat, sa mga listeners natin kahapon. Umabot tayo ng 20 viewers kahapon dun sa loob ng 5 hours na nag-live stream tayo. So, tinikto ko lang yung tutorial, pero physical server na yung gamit natin. Hindi na tayo gumamit ng Oracle VirtualBox. Pa-comment naman sa comment section kung sino itong mga viewers na to. Ayan. Comment naman kayo. Para may shoutout natin yan. Sa mga nag-PM sa akin sa FB, hello sa inyo dyan. Sa mga nag-comment, sa mga kausap ko kagabi, kahapon, magandang gabi sa inyo mga boss, mga idol, Lodi, boss, amo, manager, hello, hello. Medyo matagal to kasi buo yung hard disk eh. Ang ginamit nating hard disk sa client is kumuha lang tayo ng partition na 60 gig. So mamaya, dadiretso na natin yung conversion ng image. Gagawin natin size 60 gig lang. Pero sa inyo, kapag ka nag-gagawa kayo ng image nyo, depende pa rin sa inyo kung ano yung size. Kumbaga, kung ano yung size ng drive C na lalabas dun sa client nyo. Pwede namang i-adjust dito yan. Bet. Nuubo ako ah. Ayan. Sana medyo may natutunan kayo kahapon dun sa una natin tutorial using Oracle VirtualBox. So, pinagkaiba lang naman ng Oracle VirtualBox. Kapag kasi Oracle VirtualBox, medyo masalimuot kasi maraming error na pwede pagdaanan. Pero kapag actual PC or physical PC ng server at client yung pinagagamitan ng ganito, medyo madali lang. Kumbaga, tuloy-tuloy yung pagkaka-install or yung pagkaka-convert. Then, mas madali yung process kasi physical PC yung ginagamit natin.
yung mga nag-PM sa akin kagabi sa Facebook kung paano daw mag-format, check nyo na lang yung ibang tutorials natin dito. Marami tayong videos dito kung paano gumawa ng bootable OS, kung paano gumawa ng bootable USB, kung paano mag-import ng image sa diskless, kung paano mag-download ng mga OS na gagamitin para dito sa ganitong setup, kung paano magpabot ng client. So, hindi lang naman ito yung tutorial natin na diskless. Marami tayong diskless tutorial dyan. Pakiabangan na lang yung mga susunod natin tutorial. Marami pa tayong i-upload na videos about sa ganitong setup. So, ayan. Kung mapapansin nyo, medyo mabilis siya compare kahapon. Kahapon kasi, Oracle VirtualBox yung ginamit natin. Gumagapang lang. Ang tagal ng loading. Pero kapag physical PC or physical server na yung ginamit natin, mabilis lang to. Nakakailang minuto pa lang tayo pero nakaka 80% na yung uploading natin. Yun yung pinagkaiba. Tsaka in terms of Oracle VirtualBox, lalo na sa installation ng diskless, madalas magka-error yung pinaka software nyo. Pero kapag physical PC, walang error. Dire-diretso. Kumbaga, saglit lang i-process yung installation ng diskless. Wala pa nga 5 minutes i-install yan. Pero at least, dun sa uncut na ginawa nating live tutorial kahapon, nakita nyo kung paano i-troubleshoot yung mga ganong senaryo. Lalo na sa mga Oracle VirtualBox or VMware user dyan. And shoutout din sa inyo. Sa mga batikan technician, kagaya nila OS Lite kahapon, kila Boss Bihan ng ibang bansa, ayan, yung dalawang yan. Shoutout din sa inyo kasi isa rin yun sa mga magagaling na technician pero sa ibang bansa nga lang. Magaling din gumawa ng mga light version ng OS. optimize ng mga tools para dito sa Windows 10. So, credit sa inyo lahat. Kasi ako, kahit marunong ako, hindi ko naman inaalis sa inyo na tumitingin din ako ng ibang channel para makita yung difference ng gawa ko sa gawa nila. Kaya saludo rin ako sa mga yan. Ayan, shoutout sa inyo mga boss. Kung di nyo man ako naiintindihan, ta-translate ko na lang sa English yung language nyo. Pero kapag hindi nyo naman ako maintindihan, translate nyo na lang din sa English yung language ko. Ayan. So sa mga hindi pa nakakaalam, may subtitle naman tong mga video natin. Para doon sa listeners, viewers natin sa ibang bansa. Ayan, malapit na tayo matapos mag-convert ng Ghost file format na OS. Bet, tubo ako. Sorry. Lamiga. Ayun. After natin mag-convert ng image into ghost format, lalabas itong dialog box na to, which is confirmation na okay na. Image creation completed successfully. Click lang natin yung continue. Then, kapag na-continue na natin, refresh, then quit. Yes lang natin. So, kapag chinek natin dito sa game disk, yung kinonvert natin na ghost file format na hard disk, makikita natin yung size nung pinormat natin. Right click natin, properties, umabot siya ng 5.81 gig. Yun yung drive C na galing doon sa bagong format na client. Kumbaga, ginawa natin siyang ghost file format, parang ISO, kumbaga. Shoutout doon sa nag-away na pusa. Ayan, shoutout sa inyo. Alright. Then, kapag okay na yon, nakagawa na tayo ng ghost file format na image, tsaka naman natin ngayon i-convert into iCafe 8 diskless image. Okay? So, same procedure. Sabi ko nga kanina, pagkatapos natin i-convert, tsaka pa lang tayo gagawa or mag-upload ng image. Okay? So, in my case, dito sa desktop, na-send to desktop na natin yung uploader ng pinaka-diskless na iCafe 8 version 9170. Check muna natin yung
security or compatibility kung okay ba para hindi tayo magka-error. Check properties. Punta lang tayo sa security tab. Then click natin itong edit. Ayan. Itong tatlong to dapat naka-allow lahat or naka-full control. Then kapag okay na yan, double check pa rin natin sa advanced. Dapat dito sa access, sabi ko nga kanina, naka-full control pa rin. Para kapag meron natin yung application, hindi siya hanapan ng compatibility at hindi magkaka-error yung process. Okay. Next, right click. Ito na yung process sa uploading na to. Uploading na ng image. Para maging image na siya ng disless. Right click, run as administrator. Then, hihintayin natin lumabas ito. Pag lumabas na ito, click natin tong yung ghost to image. Ayan. Click natin yan. Then, ilolocate natin ngayon. Hahanapin natin yung ginawa natin conversion ng ghost file format sa game disk. Then, click natin itong bandang taas. Hanapin natin sa game disk, which is doon natin dinerecho yung directory para di sa image na ghost file format. Click natin yung open. Then, drive letter, wala na tayong babaguhin. Ibig sabihin yan, dadiretso siya sa game disk. Dito rin natin siya ibabagsak. Okay? So, ready natin yung disk PC para makita natin kung may lalabas ba dito na letter V na disk. Which is, sa configuration, hindi na natin babaguhin itong drive letter na lalabas dito. Kumbaga, ito yung drive letter na kung saan i-convert niya yung ghost file format into image format. Then, pangalan. Halimbawa, live server PC image. Ayan. Kunwari lang, ha. O kaya, Windows 10 version 20H2 version image. Ayan. So, dito sa part na to, dapat 16 characters lang yung gagamitin nyo. Bibilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So, 14, ibig sabihin hindi tayo lumagpas dun sa requirements na characters ng pangalan ng image na gagawin natin. Then, dito sa bandang gilid, kung ilang GB yung pinaka-total size na magiging drive C dun sa client nyo, naka-default as 60. So, pwede nyo i-adjust yan into 100 gig. Pwede naman mas mataas pa sa 100 gig. Depende sa inyo kung ilan yung preferred nyo na gig size ng drive C pagdating doon sa client. So, sa akin, di-default ko lang ng 60. Then, i-click natin yung button na nasa ilalim para mag-proceed na tayo sa ghost file format conversion into image. Okay? Click natin yan. Then, lalabas ulit yung Windows ng Ghost 32. Ihintay natin lumabas yun. Ayan. Ibig sabihin, magkakaroon na ng isang drive dito sa disk PC nyo. Lalabas yung letter V. Ayan. So, dyan niya itutuloy yung process para maging image yung ghost file format na ginawa natin kanina. So, hihintay natin tong part na to. Medyo mabilis lang siya pagdating dito sa conversion, pero habang nag-upload, pag nawala na tong Windows, hihintayin pa rin natin mawala itong drive letter na to. Which is na confirmation na okay na siya. Kumbaga, tapos na or totally uploaded na yung pinaka conversion natin. Kapag hindi pa nawawala yung drive letter V, ibig sabihin hindi pa tapos yung process. Ganun lang kasimple intindihin niyan. So mamaya, may kita natin yung kabuang folder ng image or yung output na ginawa natin. Then last part is i-import natin siya dun sa disless natin para maging image na siya. Totally image na pwedeng i-boot na ng client. Okay? So, hintayin ulit tayo. Hintayin natin itong procedure na to. Shoutout sa 5 million listeners natin dyan. Ayan, 5 million viewers. Hello sa inyo mga boss. Magandang gabi. Ako na naman ang inyong lingkod. Lingkod. Ayan, sa mga hindi pa nagdi-dinner dyan, dinner na kayo.
habang binubola natin itong procedure ng paggawa ng image ng Windows 10 version 20H2 sa business na iCafe 8 latest version 9170. Alright. Habol na lang yung mga ano, habol na lang yung mga kakapasok lang. Pwede nyong umpisahan yung process. So, kapag live ko dito kanina, inumpisahan ko na kaagad yung tutorial kasi naitalakay ko na to kahapon sa live tutorial natin na umabot ng 5 hours kahapon. Which is, nagkaroon tayo ng mga errors using Oracle VirtualBox. So, ngayon, inumpisahan ko itong tutorial na to, physical server na yung ginamit natin. So, kung may kita nyo dito sa procedure kanina, bago natin simulan, walang error kahit isa. So, hintayin natin matapos to. Ayan, pa-comment lang sa comment section yung mga viewers natin dyan para makilala naman natin sila. Hello sa inyo mga boss. Pa-share na live stream natin. Invite natin yung mga kakilala natin na nangangailangan ng ganitong setup. Ayan. Share natin, share. At least makatulong man lang tayo. So dapat makita natin yung, ang target natin dito is makita natin yung output folder na nagkaroon tayo ng image para sa iCafe 8 Distless sa version 9170. So, pa-comment lang sa comment section kung loud and clear ba yung boses para may adjust natin dito kung sakaling hindi nyo marinig yung mga sinasabi ko dito. So, yung finished product nitong image na to, pwede natin i-upload mamaya para ilagay natin sa download link. Sa mga nagalat ang download link, i-input natin yung mamaya dito sa video na to. Yan, sasama natin yan dyan. Yung ghost file format, tsaka yung in-upload natin or yung kinonvert natin from ghost file format na image into this less image ng iCafe 8. Yan. Upload natin yung mamaya. Medyo matagal yan kasi medyo malaking size to, no? Yung ghost file format nasa 5.8. Itong finished product nito, tansya ko nasa 11 gig to. Okay. So medyo malaki pa kasi hindi pa masyadong bawas yung service or yung mga application na in-optimize natin doon pagdating sa client. Ginawa ko lang is tinanggal ko yung mga hindi kailangan o yung mga nakakasagabal sa process ng pag-optimize, which is yung Windows Defender, yung firewall, yung clock, yung mga redist, netframe. Yun lang yung mga in-input natin dito. Then in-optimize natin ng onte para medyo gumaan, pero parang intact pa rin siya. Pero tried and tested, smooth naman siya kasi gaya nito, yung server ko, smooth naman siya. Parang ganito yung pagkaka-optimize nung ginawa natin dito. Uy, andiyan ka pala. Sino to? Si 3-Man Flex. Hello boss, ayan, shoutout sa'yo 3-Man Flex. Good evening din, idol. Ayan.
Nakagulat may mga komenta mo gano'n. So, sa mga bagong pasok na hindi pa nasimulan ito, pwede nyong simulan habang nag-aano tayo, nag-convert tayo ng ghost file format into image. Ayan. Para maka-apple kayo. Medyo matagal pa naman itong last part. Actually, last part na to eh. Papakita lang natin kung ano yung output. Ano nga ba yung magiging itsura ng folder sa output niya kapag tapos na yung conversion ng ghost file format into image format. So, sa mga hindi pa nakakaalam, gagawa tayo ng tutorial about CC Boot sa next tutorial natin, sa mga i-upload natin. Titignan natin kung di tayo busy. Then, maglalagay tayo ng version para sa Windows 7 at Windows 10. Ayan. Mga hindi man sa PisoNet or shop or mga formal shop ninyo. Ayan. So, may mga nag-request pa dyan. Yung mga nag-PM sa akin sa Facebook about sa GCafe Pro, Beastless, CyberDisk, iShared. O, sige, lalagyan natin ang mga tutorial yan dito. Hintayin nyo lang. Mahanap lang ako ng libreng oras para magawa yung mga tutorial na yan. Shoutout ko lang yung nag-PM kahapon sa Facebook about doon sa tawag din GCafe Pro na hindi niya mapalabas yung game disc pagdating sa client. Okay na boss, salamat pala sa pamerienda. Ayan, salamat. Shoutout ko na rin yung nag-PM sa Facebook hapon, yung nagpa-download ng mga offline games. Ayan. Sana lagyan siya ka sa mga pinag-downloadan mo na games, ano. Hopefully, okay na yung shop mo. So yun, nakaka 96% na tayo. Hintayin na lang natin matapos. Almost done. Ninety 98%.
99. Ayun. So ito yung sinasabi ko sa inyo. Nawala na yung pinaka Windows ng Ghost 32. Okay? Pero nandiyan dyan pa rin yung letter V na disk. So hanggat hindi nawawala itong drive letter V na to, hindi natin pwedeng i-close itong uploader natin or yung Embedded na ginamit natin sa iCafe 8 diskless. So kung mapapansin natin, pag chinek natin sa task manager, lalabas dito sa task manager, yung Embedded is nakaraning pa. Ayan. Hindi natin pwede tanggalin ito or i-close ito hanggat nakaraning pa. Makikita nyo naman sa process ng CPU usage at saka sa memory card usage yung output nung pag-upload niya. Hihintay natin matapos yan. Hanggat gumagalaw yan at hindi pa nawawala itong V-disk or drive letter V na disk dito sa disk PC natin, hindi pa pwedeng i-close yan. Kusang mawawala itong drive letter V na to. So, hintay natin matapos yan. Kung mapapansin nyo, nagkakaroon ng 0.3%, gumagalaw siya, ibig sabihin, running pa yan. Bawal siyang i-close. Bawal siyang tanggalin. Or, i-force na, i-remove, or ganyan-ganyan. So, in short, hihintay natin mawala itong this letter na letter V, or yung EasyTech na drive letter V. Sa process na ito, hintayin natin yan ha. Huwag magmamadali. Sabi ko nga kahapon, yung process na yan is, hindi yan minamadali. Kasi, i-convert niya, imagine, from 5 gig or 5.8 gig, i-convert niya into 11 gig para maging image. So, hihintayin natin matapos yan. Hanggat gumagalaw yung process niya sa task manager at hindi pa nawawala yung drive letter V, dito sa this PC, hindi natin pwedeng i-close yung application. So, tiyagaan lang. Hintayin lang hanggang matapos.
Okay, Boss Vincent. Alright. Pwede namang ano. Pwede namang simulan ulit. Ayan. Hello din sa iyo, Boss ano, Shara J. Tamayo. Hello. Good evening din. Sa mga kakahabol ba lang, pwede nyo simulan ulit. Para makasunod kayo. Masundan nyo yung step na ginawa ko dito. So, ulitin ko lang, physical PC server yung ginamit natin dito. So, yun lang naman yung pinaka-final product eh. Kapag okay na to, lalabas sa game disk yung ginawa nyo na folder. Halimbawa, ito yung ginawa natin pangalan. Dapat makikita nyo itong pangalan na to dito sa mismong game disk nyo. At the same time, kapag natapos yung process na itong pag-upload ng image, pwede nyo nang puntahan yung disk list nyo. Then, kapag nasa disk list na kayo, pupunta lang kayo sa server, then image, import, hahanapin nyo ngayon sa game disk nyo yung folder na kinonvert natin into image o yung ghost file format na kinonvert natin into iCafe 8 disk disk image para magamit. Ganun lang kasimple yan. Then, pwede na kayong magpunta dito sa client manager, then add client, tsaka nyo gagamitin dito sa default image yung bagong gawa nyo na image. So, ganun lang kasimple. So, sa mga hindi pa nakakagets kung ano yung tinatawag na import image, pwede nyong check yung link, nandiyan yung link kung paano mag-import ng image or yung kagagawa pala na image dito sa iCafe 8 disk list. So, I think okay naman na to. Gagawin na lang natin is maghintay. Pag hinintay pa natin to, medyo matatagal lang pa tayo. Ang pinakahabol nyo dito is makagawa ng ghost file format para i-convert sa image. Ganyan. Tumatagal yan, Boss. Boss Shara. Tumatagal yan. Pero depende pa rin sa gumagawa. Depende kung anong klase ng pagkakakra. Kasi, ano yan eh, nagkakataro lang yan sa pagkakagawa. It's either na nakakrak siya pero maraming error. Yun yung pangit. Siyempre, hindi tatagal yung process or yung distance mo pagka ganun. Pero pag maganda ang pagkaka-license niya o pagkaka-VIP niya, tatagal yan.
meron akong mga client na hanggang ngayon 3 years, 4 years na okay pa naman. You're welcome, Boss Shara. Oo, boss, streamin. Oo, pwede mo nang pag-practice sa yung shop mo. Ah, pisonet ka pala. Okay. Pwede, pwede. So, pa na-practice kayo, pwede namang 2 units muna. Isang server, isang client. Dahil kapag medyo kabisado nyo na, alam nyo na yung pasikot-sikot, pwede na kayong mag-deploy sa mismong computer shop nyo or sa pisonet nyo, kahit ilang units yan.
Boss Erjan Tamayo, hello, good evening din sa'yo. Ayan. Oh, meron tayo niyan. Pa-check na lang ng iba videos. Meron tayo diyan. O kaya pwede kayo kumunta direct sa FB ko. So ganun lang kasi yung dito, oh. Ang tagal. So after nyong ma-i-convert yung ghost file format into image, pag lumabas na itong pangalan na to, magkakaroon ng sariling folder itong pinangalan nyo dito sa game disk. Magkakaroon ng sariling folder yan dyan. Tapos makikita nyo kung ilang size yung o ilang gig yung lalabas dyan. Then pag nawala na itong drive letter V, ibig sabihin pwede nyo nang i-import dun sa mismong disk list nyo. Ulitin ko, pupunta lang kayo dito sa disk list nyo, then server manager, image management, kiklik nyo lang yung import image, then nahanapin nyo sa game disk nyo yung finished product na in-upload nyo. Then pagka nahanap nyo lang yung ano, folder nun, na-import nyo na, click nyo lang yung import. Pag na-click nyo yung import, lalabas na yun dito. Then, pag na-import nyo na, pwede na kayo pumunta sa client manager. Pwede na kayo mag-add ng client. Tapos dito sa default image, makikita nyo na dito yung image na in-import nyo. Or pwede nyo nang gamitin dito. Ganun lang ang procedure pagkatapos nyo gumawa ng image. Alright.